Isa pong magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting YouTube channel. Tayo po ay gagawa puli ng isang video na tutorial tungkol po sa pamain uli ng pataw-pataw. Bago po kaming natuklas ang yari o forma ng pamahay na magandang dawihin. Nasubukan na po namin ito, mga kabantay. Ito po ay hindi na nakalagay sa cotton band. Doon sa una kong tutorial, mga kabantay, ay nakalagay sa cotton band yung ating tirilin doon nakatali. Ito po nakadirekta na doon sa kawil kasama na sa pagtali. Ito po, mga kabantay, ganito ang yari ngayon ng mga bagong namin pamahayan sa pataw-pataw. Yan. Ito po ay gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay talagang nasubukan namin na magandang dawihin. Mas maganda itong dawihin kasi dun sa dati kong yaring pamahayan na pinakita ko dun sa una kong tutorial. Kaya kung gusto ninyong masubukan, mga kabantay, yan, panoorin mo itong video ito at subaybayan ninyo kung paano kong gawin ng ganitong ano. Simple lang po itong paggagawa nito. Kaya gusto ko pong ituro sa inyo para mapakinabangan din nyo kung interesado kayong gayahin. Siguro po nasubukan na ninyo yung primerong yari natin na pamahin yung nakatali sa cotton band. Pero yun ay kinakain din po ng ulyasan. Kumbaga dinadawi rin. Pero sa subok namin, talong-talo yun ito. Mas magandang dawihin itong ganito. Itong ganitong forma ng pamahin. Kaya gagawa tayo ngayon, mga kabantay, ng ganitong forma. Ang gagamitin po natin kung ano itong tirin ulit, itimpla po muli tayo ng ano, ng panibagong kulay, kombinasyon ng ating pamahayan. At yan, ito po ang mga kailangang kulay na ano, na ating gagamitin. Kung maraming kulay po ito. Pero pag nangyari ito, kulay blue rin, mamasol din ang kayarian ng pamahayan. Yan, ilang kulay. Ito. Ito. Violet. Saka sky blue. Saka light blue. Saka pula. Ganun din po ang timpla nito doon sa ating unang ginawang pamahayan. Iba lang ang forma niya, ang pagkakayari. Yan. Subaybayan nyo, mga kabantay, para mapakinabangan ninyo ito kung interesado kayong gumawa ng ganitong forma. Umpisaan po natin sa kombinasyon ng kulay. Ito pong ganitong mga kristalit o tirilin, mga kabantay. Ang kinukuha namin, itong pinakang hilatsa niya sa pataas. Yung isa po, pinong-pino. Medyo malambot ang pagkatela niya. Yung medyo matigas po. Ito, itong medyo matigas ang kinukuha namin. Pero pino din ito. Yan. Matitingnan yung kristalit na ginagamit namin. Tapos itong light blue muna, mga kabantay, light blue. Tapos itong sky blue. Yan. Tapos konting violet. Konting violet, mga kabantay. Oh. Yan ang kailangan makuna natin ang kombinasyon ng kulay. Tapos konting-konti lang ng pula. Ito kung titignan mo, kabantay, doon sa aking ginawang sulunan ng pamahayan, yung pangpahila, halos parehas ang kombinasyon ng kulay nito, mga kabantay, itong aking timplang ito. Tapos itong dark blue. Medyo malamang ang dark blue. Medyo marami-rami ang kuha niya. Ayan. Tapos itim. Ayan. Tama ko mantay ang timpla ng ating kuha. Kompleto na yung ating tinimplang
kombinasyon na tirilin. Yan, masol siya ng violet. Ah, ngayon lang mga kabantay. Pag na-mix na natin ganito mga kabantay, yan. Tansya natin yung laki. Yung laki nung ating tinimpla. Kung katamtaman. Itong tiniplang ito, mapapagdalwa ito. Mapapagdalwa. Yan. Yan, ganito lang kalaki mga kabantay. Ang pagkakaiba nito mga kabantay, doon sa una natin yari, yung tirili niya, diretso, wala siyang tupi. Diretso siya, mahaba. Oh. Halos ang haba niya ay isang tamuro natin. Mga 6 ang haba. Ayusin lang natin ano. Yan, ganyan. Tapos lagyan natin ang pakintab. Pakintab namin ginagamit mga kabantay, ganito. Na-order ito sa online, sa Shopee. Ito ganito. Ito na po yun, oh. Pinutol-putol ko na po. Tapos, dalawang klase po mga kabantay. Isang ganito. Isang parang may kaliskis siya. Dalawa nitong parang may kaliskis. Isang itong ganitong pakislap. Dalawang klase ang nilalagay ko mga kabantay. Yan. Yan. Itong mga kabantay ang isang pakislap, pakintab na panlagay natin dito. Yan. Nakalagay na yung mga kabantay ganyan. Kukuha tayo ng kawil. Ang gamit kong kawil mga kabantay ay yung Yamato na number 4. Yan. Kung titingnan niyo ito mga kabantay, ito yung di butas. Pero ang ginagawa kong pagtali na dito ay yung parang tali na sa pitpit. Yan yung titingnan mga kabantay kung paano kong itali. At gawin itong pamain ng bagong pamain ng pataw-pataw. Yan. Ito yung hook, yung kawil. Tapos ito yung tinipla natin, tirilin. Mahaba ito. Yan. Nasa 6 pulgada ang haba nitong tirlin. Yabay natin ng ganito. Yan. Tapos kumuha tayo ng pandaway natin. Pinakandaway. Kumagay pandaway. Nylon. Itong nylon na ito. Number 25. Ang gamit namin po mga kabantay sa ano. Sa paggagawa. Mas malaki yung daway. Kasa doon sa other line. Ay, ito yung number 25. Ang main line ito. Number 20 lang. Dahil iniwasan namin yung malagas, malagot itong ganitong daway. Kalimitan yung lalagot lang itong daway. Kung mas malaki. Itong mga kapatay, itong ating tatalian natin ito. Sa pagtatali natin mga kapatay, dalawang klase ang alam kong pagtatali ng ganito. Itong unang pagtatali mga kapatay, kung tayo naman siguro pare-parehas, marurunong din magtali. Pero may kanya-kanya tayong diskarte kung paano itali. Pero ito ipit na ito ng tali, itong tiril na ito. Ipit yan, nakaganyan. Ang pagtatali ko yung ganyan mga kabantay. Ilalagay mo ng ganyan. Bago ipupulupot natin ng 3 pulupot doon sa kawin. Tapos meron itong pinakang kama, ball. Susuot natin dito. Yan. Ganyan ang forma niya. Yan. Naka-otso rin siya dyan. Katali yan, oh. Yan. Ganyan mga kabantay. Kagdating natin. Pero mag-iingat po tayo pag inibira natin ang nasa kwan at baka tayo makabil sa bunga nga. Yan. Ganyan mga kabantay ang kayarian. Yan. Ito ay subok na namin bagong forma ng pamain. Kaya kung gusto nyo, subukan nyo ng mga kabantay at makakahuli kayo ng marami na gulyasan. Yan. Ganyan ang... Tapos ito, tatalian pa natin dito para nakahipir yung tirilin niya.
E panalit tayo, number 6 naman, pino naman ito. Yung ginagamit natin panalit na ito, pino. Nylon na rin. Pero iba, ang gamit, sinulid. Itong gamit ko, nylon, para transparent. Kumbaga, walang makitang, hindi natin, hindi masyado nakikita. Ang ilan ang kamantayan. Natali natin nandito sa katawan ng kawil. Dalawang sabida mga kabantay. Yan. Yan lang ang paggagawa ng bagong, makabagong pamain. Yan ang mga kabantay, ang kayarian na ng ating bagong pamain. Dati ang pagtatali natin, doon sa butas natin itinatali. Nung tayo di cotton band pa ang gamit. Pero ngayon, parang taling pit-pit na kawil ng pagkakatali nito mga kabantay. Pero di kulikul ito, yung may di butas. Doon na rin lang natin yan ikinokon. May pinakansungot siya sa, ano kung tawagan nga ito di sungot. May pinakansungot siya sa unahan. Yan, ganyan. Tapos mahaba. Ang forma ng pamain, diretso. Baka ito yung mahigit pang 6 pulgada, mga kabantay, ang haba nito, pamain ito. Yan. Sana po na tutunan nyo at para po mapakinabangan din nyo itong ganitong bagong forma ng pamain. Ito po yung sinishare ko din sa inyo para tayong mga maglalaot ay pare-parehas makinabang. Dito po sa amin, kung malaman nyo, dito sa Banilad talaga narito ang maraming magtataan ng ganitong pataw-pataw. Kaya kung pag kami nagkasabay-sabay talaga dito, nagkakahulihan talagang halos yung kalahating tulilada, kaya namin hulihin dito. Kami siguro mga 10 bangka. Dito, ganitong lang ang gamit namin. Ito yung kailan lang namin ano, tatuklasan. Itong ganitong nakadirekta na sa kawil. Ito pala ang magandang dawihin mga kabantay. Yan, sige po. At sana po yung natutunan ninyo itong bagong forma ng pamain. At shoutout na lang po sa inyong lahat. Sa lahat ng nakakapanood at sumusubaybay sa mga ina-upload kong mga video. Maraming maraming salamat. Sa lahat po ng nag-subscribe at sa nag-like at nag-comment. Salamat po. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel mga kabantay, sana po huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-comment. Sumali po. Maraming pong salamat. God bless you po sa inyo lahat.